Sarap. Adventures. Welcome back mga ka-adventure. Another day, another adventure. Isa na namang adventure ang ating pong ginawa dito sa bayan ng Puerto Princesa kasama si Kedwang sa susunod dalaga. Kaya tara, samahan niyo po kami sa isa namang adventure. Let's go! Sabi mga ka-adventure, thank you Lord sa napakasarap na biyahe. Mga ka-adventure, isang mapagpalang habang po sa ating lahat at hindi muna tayo nakapamana kasi may ginawa po tayo sa shop. Pumunta tayo sa shop at nag-ayos nito. Ang pana po ni Kedwang ay nasa akin. Ayan. Ayusin po natin, assemble natin. Dahil pumanaw siya ng tangigi pero hindi nakatagos, sayang. At ang plano po namin ay baka awan ng Diyos bukas. Lalaot kami. Kaya ready natin yung pana niya na nasa ganun ay may magamit siya na mas malakas-lakas ng konti. At if ever magkita ulit sila ng King Mac ay ayan. At gagamitin natin ang pang wishbone na binigay sa atin ng Lurop. Ayan, ito. Tapos yung goma na ito ay galing kay Bonski. Tapos mayroon na tayong bagong Dyneema na pangpalit dito sa kanyang monoline kasi nga tinyaman po yung monoline niya. Wasak-wasak na halos. Ayan o. Ayan. Kuya Duang. So sige mga adventure, tara gawin natin to. Mga ka-adventure, yung aking goma sa pang night dive na spare gun ay tinanggal ko po at gagawin natin itong bungee para sa pana ni Kuya Duang kasi itong dati nakakabit ay grabing liit na. Tapos nalalagkit na rin. Kaya gawin natin ang bago. Naglagay tayo ng panibagong wishbone mga ka-adventure at gumawa ng panibagong bungee para sa pana ni Kuya Duang dahil po wala nga siyang gamit at hindi rin masyadong nami-maintain kaya kapag ka nagkakaroon pa ako ng time at chine-check yung kanya pong gamit ay pinapaganda nating muli yan na sa ganun ay hindi siya maabala at napapakinabangan niya ng huso sa kanya pong paghahanap buhay kaya eto sineset up na natin para bukas. Isang susi, paano mag-last long ang ating mga gamit na ginagamit sa ating mga adventure or pamana or sa inyong mga gamit ay syempre, maintenance lang po yan. Pwede naman itong sumabak para sa araw ng bukas at sa kanyang mga susunod pang paghahanap. Online kulay black. Yung goma. Ayan, shoutout, Lurop. Ayan, napakagandang wishbone. Hindi talaga ito basta-basta mapupudpud. And Bonski sa goma. Ayan, tapos na mga adventure. Ang ganda ng para ni Kedong. Mga adventures, we'll see you tomorrow. Maghahan tayo. Punta tayong susunod dalaga kasama si Kedwang. Let's go! And si Palawan Spiro pala kasama natin bukas. Let's go! At dahil araw ng Sabado mga ka-adventure ay maaga palang nagayak na ako upang magbiyahe ng halos mga 30 to 40 minutes na magmumotor papunta sa Sitio Maranatres sa Bakungan kaila Kuya Duang mga ka-adventure at itong South Road ay may shortcut dito sa may Rancho Mitra at sa Baker's Hill patagos ng North Road kung saan ako babiyahe at pupunta ng Barangay Bakungan bago makarating kila Kuya Duang. Ah, galing ko palang bangka. Ready na kami mga adventure. Angkas lang natin si Kuya Duang kasi may daming dala-dala. Okay. Tara. Ah, tira mo yung guma mo, ibang kulay na. Wow! Bakas sa mga mukha ni Kedong mga ka-adventure ang kagalakan nung nakita niya na na-restore muli ang kanyang pong pana at matagal-tagal
ang kanya pong paggamit nito bago muli natin itong i-maintain. Pero as much as possible na meron po tayong mga extra gamit para sa pagpapaganda ng mga gamit at pag-maintain, ay gagawin po natin yan para nasa ganun ay kapag ipakinabang talaga ang ating mga nagagawa sa pagganap buhay ni Kuya Duwang. Number good mga adventure. Kababa na kami ni Kedong. Hindi ko ulit sa nagtapon. At ayan. Karoon lang tayo ulit para mamana. Kaya tara, samahan nyo kami mga adventure. And again, maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumasama sa ating mga adventure na ginagawa. And again, welcome back, Kuya Duwang. Ayan. Pasal tayo ng susundalaga. So again, maraming salamat po. Tugod din glory. And God bless us all. Let's go! Sana makarami! Sana makarami! Hindi nawawala ang swell or gulong mga ka-adventure dito sa nagtapon, kaya ang ginagawa ay pinapaharap muna sa alon yung bangka at bago pinapaandar ang makina, and once na nakago na ay bago pa lang ako sasampa. Kagaya po nung spot ni Jumper Sniper sa Pana ay ganitong pamamaraan din ang pagsamba ng bangka na minsan ay buhis buhay yung pagtawid. Maming? Maming? Sisid ko ulit, hindi ko na nakita. Yung itong last na sisid ko, wala, hindi ko nakita. Pa... lipat-lipat din kasi yan? Siguro. Yung mga adventure. Tatlong piraso sana, yung isang laki. Nandito na kami mga ka-adventure! Let's go! And then susundalaga. Talao Jong and nagtabon. Tapos yung sabang ay ayun, layo na. Napsan, kabilang dulo naman. Nagka problema kasi yung carburetor ni Kuya Duwang, kala niya raw hindi na makarating dito. So sige mga adventure, let's go, let's go, let's go, let's go. May mga kawan. Ready na ako mga ka-adventure. At naglilinis pa si Kuya Duwang sa bangka dahil kaka-repair niya lang po. At sa ating unang pagsisid para sa araw na ito ay nakita kagad ako ng coral trout or lapu-lapu. Kaya lang hindi ko tinamaan. Sobrang lapit na lang distansya ngayon mga ka-adventure, pero hindi ko alam bakit hindi natamaan. At nung pag-check ko po sa akin pong shaft ay may baluktot pa dulot ng cobia na nahuli natin doon sa San Vicente. At eto, nag-i-enjoy ako manood kay Kuya Duwang mga ka-adventure habang tumitira siya ng mga labahita sa ilalim. At tinanong ko siya kumusta ang kanyang pana at abote nga ang kanyang ngiti. Kaya masyado akong na-overwhelm at natuwa mga ka-adventure na talagang nagiging maayos ang lagay muli ng panghanap buhay ni Kuya Duwang. At muli sa aking mga kapo local Spiro na nandito sa Puerto Princesa, kung meron po kayong pagkakataon na bumisita po ng nagtabon ay daanan niyo po si Kuya Duwang, kasi ang isa sa main reason kung bakit gusto kong pasamahan lagi si Kuya Duwang ay lagi po siyang solo dive at medyo may edad na po si Kuya Duwang, mag-54 na po siya at hindi ganun ka safe talaga na wala siyang kasama. Gumawa ako ng pagsisid mga ka-adventure habang nasa taas pa si Kuya Duwang at eto, napansin ko yung mga labahita at hindi ko muna yan ginalaw kasi ang aim natin ay malalaking isda talaga sana at hinayaan kong hindi ito maistorbo na lang sa ganun ay makatirang muli si Kuya Duwang, kasi either malaki or maliit po na klase ng isda ang nahuhuli po ni Kuya Duwang ay kanya po itong napapakinabangan at pinagkakitaan. Pagkaahon ko mga ka-adventure, sabi ko Kuya Duwang, nandun pa yung mga labahita, kaya agaran siyang sumisid at nag-dive bomb kaagad. Tinumiretso sa grupo ng mga labahita and pagkarating sa bottom ay ayan. Nakatira na naman siya at pangalawa na ang kanyang isda habang ako ay wala pa.
Mula kasi nung pagkabigyan natin ng spare gun kay Kwedo ang mga adventure ay hindi pa ito napapalitan ng goma. At yung mga monoline ay luma na rin at gasgas na masyado. And then kinuwento niya sa akin na tumira siya ng King Mac pero hindi nakatagos. At sobrang sayang nung moment na yon. Kaya na-encourage talaga ako na dapat ay laging maayos ang mga gamit ni Kwedwang. Sayang itong malaking lapu-lapu mga ka-adventure. Hindi natin natira, medyo mailap. At ayun, gumawa na naman ng panibagong pagsisit si Kuya Duang at nakakarami na siya mga ka-adventure at ako po ay wala pa rin. Ilang beses din akong nag-ambus sa ilalim dahil po sa di kalayuan ay nandito pa rin ang grupo ng mga slender unicorn at yung malalaking mga red bus. Kaya lang ayaw talagang palapit. Even si Palawan Spiro or si Patrick few days ago ay nanggaling na rin dito at namana. At nakita niya nga yung mga grupo ng mga red bus at slender unicorn at may kasama pang bigay emperor pero ayaw talaga lumapit. Pero kapag dumidilim na at lumalakas ang agos ay sobrang nagiging active po ang mga islang ito mga ka-adventure. Pero sinubukan naming antayin at eto yung mga sumunod na nangyari. Paggaraan ng mga 5 hanggang 10 ambush style ng paghahunt mga ka-adventure ay pumunta ako sa may mababo kasi nakakapagod talaga. At nadaanan ko itong dalawang pirasong blue trevally at nisto ko ito at dahan-dahang nilapitan. Ngunit sobrang lapit naman at nakaharap sa akin, hindi ko kagad napull yung trigger nung sobrang lapit niya na. Sayang. At paggagaling ko sa may bato mga ka-adventure, pagbalik ko sa bangka, ayan, nakarami na si Kedwang. Samantalang ako, wala pa rin huli. Another dive, another ambush mga ka-adventure dito sa green jobfish or malaguno na aking nakita sa dikalayuan at iba-ibang pang-aakit ang aking pong ginawa para lumapit lang at matira natin pero ayaw talagang ibigay ang distansyang hinihingi natin mga ka-adventure at ubusan ng hangin. Nag-attempt din ako ng mga 5 beses kakaantay kung kailan tayo makakatira pero hindi talaga natin nagawa. Mga alas 10 na kami ng umaga nakarating dito sa spot ng susundalaga mga ka-adventure. Gawa nga po ng sa umaga ay marami pang ginagawa si Kedwang at kapag may pasok naman po ay naghahatid pa siya ng mga estudyante niya sa bayan. At finally mga ka-adventure, another pagsisid at naka-unlock na rin tayo ng ating unang isla para sa araw na ito. Nakita kong muli yung dalawang bluefin trevally or blue trevally pero hindi ito yung may mas malaking size mga ka-adventure at kala ko hindi na ako makakatama at makakahuli ng isda pero ayan, na stone shot pa. Wow! Ayan mga ka-adventure, the fish is secure. And alam nyo po ba, na alas 3 na ng hapon ang aking naging unang isda. Ayan mga ka-adventure, nakakahuli na naman si Kedwang. Anything kasi na pwede niya pong pakinabangan ay hinuhuli niya talaga kapag meron siya pagkakataon. Even na mulmul po or parrot fish mga ka-adventure. Pero of course hindi ko yan kinukondem si Kedwang at hindi ko rin kinukondem ang mga nangunguha ng parrot fish kasi kanya-kanya naman po tayo ng paniniwala about dyan sa isla na yan at hindi naman po talaga totally endangered dyan dito sa atin sa Pilipinas as long as hindi yan Napoleon Ras or Mami. Thank you.
nag-antay kami hanggang hapon mga ka-adventure, hindi na kami lumipat ng spot ni Kuya Duang at napapansin ko na nagiging active na yung mga bait fish dito sa paligid at nagkakaroon na ng konting agos mga ka-adventure, kaya bumalik ako sa area kung saan ako nakita ng mga red bass at mga Big Eye Emperor at yun nga, binaba ko at nagkita kami muli, lalong lalo na yung mga slender unicorn at nung nagkaroon ako ng pagkakataon na tumira ay isinagawa ko naman kaagad, kaya lang hindi na naman tayo nakatama. Napakamatrido na ng mga islang ito mga ka-adventure. Nasa kantuhan na sila at ayaw talaga palapit. Ayan, sablay na naman. No choice, umuwi na lang kami mga ka-adventure at hindi naman tayo nabuklo para sa araw na ito. Siguradong meron naman tayong pangulam. Uwi na kami mga ka-adventure and salamat sa Panginoon sa guidance na pinagkaloob sa amin even though na kunti lang yung huli namin, pero this is enough na blessing para sa amin, kaya we should always be positive sa lahat po ng mga bagay. Ano ito? Ano mga ka-adventure? Sakto, kapauwi na po na kami. Tapos grabe yung unos eh. Wala lang na nga ako magbaba. Kaya nga. At nung okay na kami mga ka-adventure ay idinaan ko na lang po si Kuya Duang sa kanila pong bahay at pagkatapos ay dumiretso na rin ako bumiyahe pauwi ko ng bahay at pagkadaan ko dito sa May Baker's Hill ay eto nga ginagawa ang kalsada kasi ini-improve nila, gawa nga nang ito ang isa sa main tourist attraction dito sa kanto. Dito sa bahay kapoy tayo, yung isla natin ay eto yung huli natin tsaka yung galing kay Kuya Duang. So ito yung galing kay Kuya Duang, prituhin natin ang buo tapos sigangin naman natin yung Blue Tree Valley no? Yung Talakitok, sigangin natin para makahigap din ang salaw. Diyan na nga mga ka-adventure, hindi naman tayo pwedeng tumigil at hindi tayo pwedeng mawala ng pag-asa kung kaunti lang ating nahuli sa araw na ito, kasi ito lang talaga ang nakalaan para sa atin at maging mapagpasalamat na lang tayo dahil nga ang buhay lang na ipinagkaloob sa atin ay malaking bagay na na ating pong natatamasa sa araw-araw, kaya for all these things ay to God be the glory mga ka-adventure. Let's go mga ka-adventure, luto time naman po tayo at magsisinigang at magprito tayo ng isda dahil hihigop tayo ng masarap at mainit na sabaw upang marilim after mamana ng maghapon mga ka-adventure. At dahil nandito ako at wala si chairman, eh syempre ako masusunod kung ano ang timpla na gagawin ko mga ka-adventure at lagi kong gusto sa sinigang ay yung merong luya. Kasi ang luya ay nagpapatanggal ng mga lamig-lamig sa katawan at syempre lalagyan natin ng gulay yan. And most of the time mga ka-adventure ay makakakain natin ng gulay kasi nandito na tayo sa puerto. Hindi kagaya po sa isla na kailangan pa namin magtanim or kailangan namin pumunta sa bayan bago pa kami makakain or makatikim ng gulay. Kaya after magluto, tara! Kainan na! Hello! Hello, Adventures? Yes. Adventures daw. Hello, Adventures. Hello, Adventures. Hello, Adventures. Hello, Adventures. Ulo, mga Adventures. Ulo, ulo. Siligin tayo. Sige, mga Adventures. Higit tayo sa baka yun. Namito. Ulo. Lami kayo. Ha? Ulam natin. Sinigang na isda. Pritong tofu. Spanish sardines. Ano to? Lechon inihaw na manok. Lechon manok. Lechon manok. Lechon manok. Ata. Lechon ata. Pritong isda.
Ah, it's your birthday tomorrow. Mrs. Joy, tara na Mrs. Joy. Kailan ko sing-tik tayo ko Mrs. Joy? I don't know. Busy. I don't know. This is mine. Ah, it's my plate. Kaya ba tayo? Parang kurang kanin. Nagsain ka yan? May nagdagdagan ko yan. Kaya siya. Saan? Tayo. Yan. Can she hey, mine already? Eh, did she wash your hands? That's wait. Mine! Oh, stop fighting. Wala service mo? Hanggap na Mrs. Joy. Hanggap. Gawin mo lang walang tulog ah. Sarap. Adventures. Adventures. Walang tunog? Wala. At may tunog. Joy Adventures. Joy Adventures. Yung tunog niya. Dahil? Hindi ka mukha ang dahil? Ito na. Paano mo na si Joey dahil? Salama mo na sa kwarto? Hindi siya gana kumain. Para makimusog. Hindi ako nabusog sa merienda. Salamat din sa mga adventure. Hello mga ka-adventurers! Maraming salamat po ulit sa pag-support nyo sa Joy Adventures channel. Joy Adventures for Fishing Channel. Joy Adventure lang. Tapos, sa Facebook page na rin. Salamat po sa pag-support nyo. Dahil sa pag-support nyo po ay marami rin po tayong natutulungan ng mga ka-adventures natin. Kain po tayo! Anong binigay mo? Yung ano, printer. Printer para sa grade 6 ng Santa Monica Elementary School dito sa Puerto Princesa City. Tsaka may mga upcoming projects pa tayo for faculty room naman ng high school. High school yung Santa Monica. So, right now ay wala silang faculty room kasi give up nila para sa mga estudyante. Dahil maraming mga transferee galing sa iba't ibang mga lugar. Yun. Sama ka na. Tagasaan ka? Ma'am. Ma'am daw. Tagasaan ka? Coron. Tagasaan. So, kung gusto niyo mag-join po sa mga projects natin para sa mga school, keep supporting Joy Adventures po. Thank you! Pakasalamat din sa huli ni Sir Joy araw. May ulam tayo. Kakahanap naman na kami, muntik mo bukro. Ha? You don't wanna eat, Joe? You don't wanna eat? No? No. Because I don't want the soup. It's delicious. But I don't want it. Ito tanghalian yun, tofu? Yeah, that's tofu. From Adventist. Locally made in Palawan. Mga ka-adventure. Thank you Lord sa napakasarap na biyaya. What can you say, Baloy, about the food? Sarap. Sarap. Niya siya. Mrs. Joy. Lami. Ano yun? How's the taste of the cellphone, Angela? Yummy. Si Angela, mga ka-adventure, ay bunsong kapatid namin. Dito na siya sa Puerto. Siya nag-aaral. Senior future, high. Future ano to? Future nurse. Future nurse. Present. Past. Future present. Mag-nurse kayo siya, oy. Oh, sige mga ate. Thank you so much for watching po. Again. Maraming salamat. And to get busy, Lori. Good night. Good night. You, good night. Joey, say good night. Joey Pot. Yeah. And mga adventure, so bago pa tayo magtapos, ay dumako muna tayo sa ating pong shoutout sa pinakauna nag-comment si Landoy. At sa ating pong top 5, si Nakaris for Fishing Adventure, Ryan Gamalo, Joe Brian Tugino, Vanessa Pastera, and si Miss Abigail Lopez. And shoutout din natin sa aking mga avid fan dyan sa Taiwan. Shoutout po. Idol Jan Egor, ayan, Kamars, of course, Harabas, Jumper Snapper, Sniper, Y Kulba, and Fat Boys. Ayan, Boy Isla, and bye. Happy to kumbalik by Primitive Lander and of course Native Channel and si Kuya. Lure Ropes for Fishing, Palawan Spiro, si Sid sana makapag-dive tayo dito sa Puerto habang nandito pa ako. And sa Padrones family na taga Busuanga na ngayon ay nasa Liberty, Puerto Princesa City. And si retired Marine Second Lieutenant George Riboja Senior ng San Narciso, Zambales.
And shoutout din natin sila Chad Spearfishing, Edar TV, MMC, Joel Kabatik, Unlove Kalimlim, Miss Aileen Tandog ng Hong Kong, Randel Faina ng Dasmariñas, Cavite, Diane Marvin Impuesto ng Cebu, Alver Moral ng Romblon, Bexmans, Janjan Narciso, Raymond Malbas ng Taguig, Arnel Bantog, Joel Cruz, Richie Bislig, Earl Igania, Yani Pasinabo ng Dumaguete, Dean Brian Austria ng Bukidnon, Roland Largo, Coldy Lagrosas, Rock Sebek, Palhuea ng Davao, at Biscan and Katubay family ng Masbate, Jay Restepano ng Tagum, Davao, Arnold Angkaha ng Cebu, Arnold Castillo ng Cebu, Dulina family o Dulera family ng Osami City, Oning Tango, Elmer Espiritu, Ryan Putayan, Noclair, Erica Montiliano ng Tres Marites, Cavite, Saison family ng Bacolod, Cayadong and Madriano family ng Naay, Cavite, Moroville Tihada, Babigaba, Junior Silangan ng Mindanao, Jose Jason Dimdam ng Sorsogon, Megan Society ng Pilipinas, Pagadian Chapter, Quebrantar, Mojado and Osorio family ng Canlaon, Negros Occidental. And shoutout natin of course sila Idol Terzo Manolat Laureo and Team Noranda ng Canada, Sir Larry Santi, Miss Anonymous, Miss Maestacchio ng Hong Kong Chapter, Miss Christine ng Doha Qatar, Miss Oliva Mendoza, Miss Mayita Purino, Miss Mimi Manaloto, Miss Monet Paras, Doc Stephanie Ferrer, Miss Teresa Luigan, Miss Glenda Banstro, Miss Binos and Joel Burila ng Oceanside, California, Miss Jen Amor, Miss Emelinda Gokong, Miss Tides Roland by Roel Balabo by Albic DC28 by Ramin and Farinas family, Master Ray, Master Rich, kay Jules Madrid, Negro Fishing ng Port Barton, Jones and Jing Watson ng Okada Casino, VIP, Leo Buyan ng San Pedro, Puerto Princesa City, Ochi Salvador ng Antipolo, Marwin Burinaga, Mick Moore, Freddy Servando ng El Nido, Kamasi Margin ng Jeddah, KSA, Tagalog Marciano, Husier Daddy ng Antipolo, Del Mundo family ng Cotabato, Saldivea na and Glenn family, Buhay Driver Marjon Omosora, Puake family ng Sambuanga, Buison and Arsenia family ng Negros Oriental, Ben Santos ng South Australia, Ryan Corpus, Romel Doroja, Vilma Sades Astorga, Rinanti Hapos ng Tagbilaran, GM and Gileto family ng Boracay, Rodolfo Dinglasan, Manalo Jason, Alberto Escalante, Benny Madirazo, Aldo Kibla, Lawrence Valentin, Night Shadow, Kois Royski Fishing, Arthur Jack, TV ng Davao, Jace, YouTube, Edemark Oraes, Guido Reyes, Rini Rapada, Bob Zuazo and family ng Lapu-Lapu City, William Dean ng Kainta, JR24, Milo Eulalia, Benji TV Official, Hashmag ng Unisa KSA, Leo Bulante ng Rojas Capiz, Rodmark, Jomar Carbonco ng Masbate, Daniel Mula ng Bohol, Matt Mercado, Shondre Lerese ng Surigao, Big Lison Mijares ng Masbate, Jeffrey and Junel Hineralau, Armando Ramirez, Ray Blog, Kuya North TV, Baclay National High School ng Sambuanga, Sibugay, Kay Besana ng Capiz Rojas, Alma Maulion, dapat ng Maazim, Reggie Gonzalez ng Southern Leyte and si Carlo Casabuena. And sa mga hindi po natin na shoutout ay we'll see you on the next adventure po.